Okay po, ako po si RJ Villena po, ang tagapagsalita at lead convener ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya. Ano ang dahilan bakit tayo nagsasagawa ng ating ginos protesta ngayon? Dalawang bagay po ang ipinunta natin dito sa Espanya ngayong umaga. Una po ay ang makapagmarcha patungong Mindoro. Ito po sa dahilan na ng Mindoro po ay tinatawag natin seat of power at may parating natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating pagsuporta sa kanyang mga polisiya, partikular sa West Philippine Sea. Sinusuportahan po natin ang kanyang suporta sa ating mga kasundaluhan. Gayun din po ang pagpapail ng petition sa United Nations at mga protesta sa United Nations po. Pangalawa, sinusuportahan po natin ang liderato ng ating Pangulo sa anumang banta po para pabagsakin ang kanyang administrasyon at kung anumang pong mga bagay ang mapagbasag po sa kapayapaan na tinatamasan natin sa kasalukuyan. Pinasasalamatan natin, particular po ang Philippine Coast Guard sa pagpapadala po ng dalawang barko para protektahan ang ating mga mangingisda doon. At hindi po natin kinahilala ito sapagkat isa lamang po ang katotohanan. Nasa loob po ng 200 nautical mile exclusive economic zone ang West Philippine Sea. At ito po ang ipinaglalaban natin. Sir, ngayong araw, nasa ilang katao kayo dito ngayon? Tapos ano yung ruta ninyo? Bakwento naman. Ngayon po, tinataya po namin nasa mahigit 1,500 po kaming kasama po ngayon sa marcha patungo Mindoro. Magsisimula po tayo dito po sa kahabaan ng Espanya. Babaybayin po natin papunta pong Mindoro sa kung saan man po tayo payagan ng ating kapulisan at hindi na po natin ito ipagkikitan. Bakit po? Ang nais lamang po natin ay maipahayag ang ating sentimiento, ang ating pagsuporta at pukawin po ang kamalayan ng bawat Pilipino na may gantong kaganapan at dapat po tayong makialam at hindi po natin nahayaan na ibigay na lang sa hindi nararapat ang ating karapatan. Kung mapapansin po ninyo, ngayon natin nakikita ng mas malinaw na may ginagawa ang pamahalaan natin para protektahan ang soberanya ng ating teritoryo. Ngayon po, mas nakikita natin ang presensya ng ating gobyerno at sunod-sunod nga po pagpapain ng diplomatic protest at gayon din po ang pagkondena sa gawain ito ng pambubuli ng China laban po sa ating pong mga kababayan na mangingisda.